Hello guys, ito na naman ako. Habang kumakain, nagbibideo. Ang ulam ko ay usit po, usit na inadobo. At yung kanin ko, tingnan nyo, ibang klase yun, ang lalaki ng butil, oh. Diba? Oh, kita nyo yun, ang lalaki ng butil, no? Oh. Parang ano, parang mais. Parang crack na mais. Ito'y pagka ay bigas na galing sa India. Masarap kasi siya. Kaya, ayun ang binili ko. Kundo, mayroon din namang bigas na ang bigas ng Kuwaiti talaga na mahaba. Na para siyang pansit na pinutul-tutul. Ngayon. Ito po, ipagpatuloy ko ang aking video. Makakatatlong video ako, makakatatlong record ako ng video ngayon, pero hindi ko isasabay-sabay i-upload kasi parang hindi naman ibago sa ulo. Habang kumakain ako, magre-record ako para hindi masasayang yung oras ko kasi dito, habol-habol tayo sa oras lagi. Alam niyo yun, yung magtatrabaho ko sa ibang bansa, ganun talaga. Pero sige lang. Ito para sa inyo po, ulo. Paborito ko kasi. Kain po tayo. Ba, mainit pala? Okay. Habang nagtatara rin ako sa pabingo. Kumakain ako habang nagtatara sa pabingo, habang nag-video para sa inyo po, Lord. Okay. Ito po. Natapos na rin natin ang pag... ang unang kalukuhang ginawa ko sa tunay kong magulang. Ito namang nangyari ngayon sa apang part ay hindi na siyang kalukuhan. Totoo na talagang pangyayari ito sa buhay ko. Oy. Kaya lang, kaya ko bang matapos within 30 minutes lahat? Subukan natin. Okay. Dito po sa abroad, pag sarili mong gamit, wala lang baso-baso. Tunay na si Binap yun, ha? Ay, bawal pala, no? Look lang. Dahil ako lang gumagamit nito. Yan, tunay yan. Hindi ang tubig, ha? Si Binap talaga. Tungga, blos. Mahirap lunukin. So, kunti lang uminom kong diretso, no? Pero sa baso, lagok. So, okay lang yan para hindi man ako mabigla. Nung naandun ako sa nakatira sa mga magulang ko, obligado, hindi naman sa obligado, pero mahilig ako talagang mag, ano yun. Ako talaga ay hindi pabaya. Kasi kung anong pwede kong gawin, gawin ko talaga. Nangangahoy kami niyan tayong ulam up ng walang ang walang pasok. Nangangahoy kami tapos kinakamada namin sa silong kumbaga sa ilalim ng bahay namin. Bibilad muna namin na kahit tutuyo namin kinukuha sa bundok yan. Kung mga basa-basa pa, yung mga ganyan, binibilad pa namin isang araw bago kinakamada sa ilalim ng bahay namin ng sahig. Eh, oo, sa ilalim ng sahig. Ngayon, nung time na yun, nangahoy kami, hindi ko alam na ganun pala ang yun lang ang naging dahilan kung bakit ako nagkasakit ng 13 months, mahigit isang taon. Graduate ako ng elementary noon, March 22, 1979. Ang pinaka-graduation day is March 28, 1979. Pero ng March 22, wala na kami halos pasok noon. Nagpa-practice na lang, nagre-rehearsal na lang ang may mga ano sa eskwelahan, yung may mga kasali sa rehearsal. Di ako, nangangahoy kami doon sa may Marinding, sa lugar ng Marinding. Tapos, makulit ako eh, tsaka mariksi ako. Ang ginawa ko, kumuha ako ng bagging.
tatali ko sa isang puno, bago sa isang puno, tapos tatalunan ko yan, nung para ako magta-Chinese garter. Kasi Chinese garter may ang pinakauso nung araw eh. Ngayon, nangahal kami okay pa, nakapagsisinib ako pa, pinano ko pa yung okay pa talaga siya, wala pa akong nararamdaman. Pagkaaga, sumakit ang likod ko, yung bag, dito sa likod ko, parang hindi ako makabangon, hindi ako makagalaw, na kapag gumalaw ako, parang may tumutusok, may tumutuko dun sa loob ng katawan ko. Parang papakiramdam ko, parang may matalas na bagay sa loob ng katawan ko na kapag gumalaw ako, tumutusok. Sakit-sakit talaga. Hindi ko ma-imagine yung paano, sakit na grabe talaga. Hindi ako nakabaling. Agad yan. Kaya ako hindi ako makatagilid. Kung hindi ako patagilid din. Hindi ko kaya ang katawan ko. Ano talaga. Ngayon, itong nanay ko, kasi alam niya kasi na maarte lang ako, maghahanap lang ako ng dahilan. Kasi yung sa pagpasok eh, sabi ng tatay ko eh, sasama daw ako mangisda. At ayaw ko, gusto kong pumasok. Nilalagyan ko lang ng bawang yung kwit ko, lalagnatin ako. Hindi excuse yun, hindi ka makakatrabaho, hanggang bahay ka lang, ganun. Alam, diyan sanay ang nanay ko. Alam niya na ano talaga ako, yung maparaan. Kaya alam ang tatay ng nanay ko na magawa lang daw ako ng dahilan. Ngayon, yung pangalawang tawag na pangat, yung tawag na lipad ako na tayo. Sabi na doon sa kapatid ng panganay, tawagin mo doon si Eli. Ngayon, hindi. Tinawag naman ako ng manang ko. At talagang hindi ko kayang bumangon. Sabi nung, tumayo ka na doon, sipain pa kita dyan eh. Sabi nung gano'n ng nanay ko. Kung hindi na bisaya pa, sipaan pa karoon na na. Eh, wala akong magagawa kahit anong pagagawin niya sa akin kasi hindi ko talaga kayang bumangon. Masakit talaga. Ngayon, umakit yung nanay ko, tinignan ako. Wala naman akong lagnat. Wala naman ang pasa, wala naman pilay. Pero hindi ko talaga kayang gawin yung katawan ko. Yung likod ko talaga, napakasakit talaga. Hindi ko kayang buhatin. Hindi ko kayang gumalaw. Yung ginawa ng nanay ko, pinatawagan ako ng albularyo. Munta naman yung albularyo, tinignan naman, sabi niya naman, napilayan daw ako. Eh, hilot na naman, hilot lang. Hindi pa rin naman makuha sa hilot. Ngayon, tinawagan ng albularyo yung itlog siya, nabibiak eh, tapos ilalagay doon sa baso ng may malinaw na tubig para malaman kung ano yung sakit mo. Yung ganun. At nakita na, tinalo daw ako ng sundalo ng prinsesa ng hindi nakikita mga inganto. Kasi daw sa pag may nasipa daw ako na prinsesa nila at natanggalan daw ng pulseras, bracelet, at saka singsing. Dahil sa pagkasipa ako na yun. Hindi ko naman, ang sipa ko kasi, yun, di ba, pag nag-Chinese garter ka, atras ka, tapos bubuylo ka, sabay sipa kang ganun. Pagbagsak ko daw ng sipa ko, eh, natamaan ko yung prinsesa. Kaya natalsik siya, natanggal yung, ano niya, natatanggalan siya ng singsing at bracelet. Pero ano yun ang sabi ng ng albularyo. Kaya tinanong niya ako, ano bang ginawa mo? Kasi nakikita din ko na, may prinsesa na talsikan ng bracelet at singsing, nasipa mo daw, ano bang ginawa mo? Yun ang sabi sa akin. Naisip ko, wala naman akong sinipa. Hindi, sabi niya, kung ano din nagawa mo na nakapagtadyak ka. Doon ko napansin, ay oo, sabi ko.
nag-Chinese garter pala ako. Yun ang natandaan ko. Dapat yung Chinese garter na pala ako. Yun daw, pagbagsak daw ng paa ko, natamaan yun. Kaya ang ginawa, hindi na hardo ng manok, kung ano-ano yung kung anong sinabi ng abulan yun, dalhin doon kung saan ko, sa lugar ngayon noon ako nag-Chinese garter. Gumagaling naman ako, mga oras man. Guro. Mga tatlong oras, ganyan, apat na oras na hindi na ako umaararoy sa sakit. Tapos, paghapon, ayan na naman, lalo na pag-low-tide. Ikaw, sakit-sakit talaga, grabe. Naghihiyaw ako sa sakit. Tapos, ang ginawa, sabihan ako sinabihan ako na kailangan daw butbutan. Tanggalin daw yung mga kung ano nung nilagay ng sundalo sa katawan ko. Which means na nilagyan ako ng bato, ng tinipak na kahoy, yung ano yung ginawa sa akin kaya masakit pag gumalaw. Yung sabi sa akin. Hindi okay lang kung ano nila ako. May nakuha na bato. May nakuha na pinagsapsapan ng kahoy. May kinakuha ng gagamba. Ano-ano lang lumabas doon sa katawan ko nung binutbutan ako. Pero hindi pa rin ako nagaling. Hindi pa rin ako nakakatayo. Hindi pa rin gulong-gulong lang talaga ako. Hanggang sa inabot isang buwan, tatlong buwan, ganun lang talaga ang sistema. Hindi ako kumakain ng solid, ng kanin. Hindi, tubig lang siya. Kaya ng lugaw. Kumain ako ng lugaw, pinakamarami na yung tatlong subo. Ayaw ko na, masakit na, hindi ko na kaya. Ayun. Tapos, kung isipin ko na lang, sa isang buwan siguro mga minsan lang ako makatae ng kasi laki lang din ng tae ng kambing niya. Ganun lang talaga. Kaya nung ganun ang sinabi ko na maliit lang talaga yung tae ko, ang ginawa naman, inalalaya naman yung ng karne ng kambing dun sa ewan ko, kung karne bang manok, ano to. Basta may karne inalalayan doon hanggang sa lumala ni tinawagan ng doktor, binigyan ng pain reliever. Pag uminom ako ng pain reliever, okay pa. Pero after mga 1 hour, ito na naman. Talaga naman, ano talaga ako. Nagwawala ako sa sakit. Matindi talaga. Kaya ang sabi ng nung doktor, kailangan ma-confine daw ako. Kapag ka i-confine naman ako, ang sakit kaya ng nung parang hindi ako makakagalaw-galaw. Anong gagawin mo doon ka ako kung hindi ka sa ospital ng ganyan? Ngayon, yung sabi doon, dadalahan lang daw ako ng nurse na mag-i-indic sa akin. Ayoko. Kasi nadadala na ako sa injection kasi maliit pa ako. Yung mga 3 taon pa lang ako, 4. Basta may isip na ako na natandaan ko yung parang last ng parang huli ng huling injection lang sa akin. Kasi in-injection na ako ng 21 vials dahil sa ang ubo ko, hindi walang tigil. Pag inuubo ako, matindi yung uy. Gaganon talaga. Kung saan masikip doon ako, sumusok-sok pag inuubo ako. Ano. In-injection na ako ng nurse. Kaya parang may phobia na ako sa babae na nakaputi. Kaya nung nakasakit ako, parang ayoko talaga magpa-inject. Kasi pag nagpa-inject ako, lalo akong nanghihina. Yung parang naninikip yung dibdib ko. Yung ganun. Pahinsya na ha. Ay, parang naano ako eh. Hanggang sa dinala ako, kung saan-saang mga may mabalitaan ni Arbolari, dalhin ako doon. Kasi may butbutan, pilotin, kainumin ako ang gamot, yung herbal, dalhin. Yung huli, pang siyam na buwan, biro mo, sa haba ng panahon na yun, hindi ako man lang makaupo, higa lang yan. Yung patagilid lang, pag pinatagilid ako, nakalo na ng sugat-sugat yung katawan ko. Yung bang bed sores, kung tawagin. Pasensya na sa kumakain ko, may kumakain man ngayong
nanonood ng video ko, ang mga sukat sa katawan ko inuuod. Yung uod, kung ma-imagine nyo yung uod sa langkang may ugahong, yung bang hinog na langka, o kaya hindi pa nga hinog, kadalasan mayroon na nun eh. Yung sakit ng langka, yung maitim, ang di ba pag nakita mo sa langka, doon maitim. Pag binuksan mo yon, may uod na bigla na lang tumatalsik na ganyan, yung pumipitik na uod. Ganun ang kumakapit, ganun ang lumalabas na uod sa mga sugat ko. Yung talagang pumipitik mo ganun. At ang baho-baho na, wala na halos na, wala na halos na lumalapit sa akin. Mayroon ng akong isang best friend na kahit ganun ang sitwasyon ko, kahit ganun ang katawan ko na parang nabubulok na, mayroon akong isang best friend na talagang hindi siya nandidiri lumapit sa akin. Watch out ko sa best friend ko, BFF ko hanggang ngayon, kay Febe, Febe Dunganon, Domingo na rin ngayon ang apelido na kasi sa second husband ng Domingo. Mapareho na kami ng apelido ngayon. Pero dati, ano siya eh, agari ba? Yung asawa ng dating una na military eh agari. Be, maraming salamat Febs, hindi kita talaga makakalimutan. Yun na yun lang talaga ang naka ang makakalapit sa akin, nakikipagkwentuhan sa akin, na pinipitik pa niya yung mga uod na lumalabas sa mga kurikong ko, yung ganyan. Hindi ko talaga masasalamat ko talaga sa kanya, hindi ko kalimutan. Na totoo lang. Ewan ko, siguro hanggang sa kamatayan, hindi ko makalimutan yun talaga. Sa lahat ng kaibigan ko, siya lang talaga ang lumapit sa akin. Nung time na yun. Pero siya na natira yung teacher. Ako wala. Wala na sa teacher. Ngayon, ang nangyari, nung minsan na yun, doon sa Tibiao, sa lugar ng tatay ko, mayroon daw doon manggagamot na galing pa ng Iloilo. May ginagamot daw doon sa Tibiao. Kaya kami sugod, punta kami kami doon. Ginakaligyong lang ako ni tatay na parang baby lang. Kasi maliit ko na, mapayat ko na talaga yung skeleton na ako. Pagdating doon, tinawag na rin yung skeleton yun. Yung sabi ni skeleton yun sa akin, hindi biro ang sakit ko na yun kasi may sumusunod talaga yung talagang galit na galit ako sumusunod sa akin. Kaya kailangan daw niyang bakuran, lagyan ng bakod. Nung magdaling siya, gusto niya akong daling sa Iloilo kasi taga Iloilo siya sa may Infante Avenue, Mulo, Iloilo. Ang bahay niya sa likod ng Iloilo Doctor's Hospital. Ayun. Nung sa likod nun, mga bahay doon, nakalutang sa tubig. Na lahat ng mga waste ng hospital, pinagugasan ng hospital, doon umaago sa likod ng hospital na yon. Kaya umahalo doon sa tubig na sa ilalim, kumbaga ang sahig, sa ibabaw ng tubig, yung mga haligi. Kaya sa babaw ng tubig na mga siguro mga isang dipa ang distansya mula sa sahig hanggang tubig na. Doon sa bahay ni Tito Ninay, may butas lang sahig doon. Kung gusto mong tumae, uupo ka lang doon sa butas ng sahig na yun. Diretso na sa tubig yung tae mo. Ganun. Kasi doon din naman tumatapon yung mga pinaghugasan ng hospital eh. Pero take note ah, ang daming namimingwit doon. Makikita mo talaga namimingwit talaga. Kasi ano siya, tubig siya, mga talahiban yun, parang talahiban. Ano? Ayun. Kaya ang sabi ko, ang dami pa rin ako na dito na marami na ngang madumi as in. Ayun. Doon ako ginamot yan. O, pag nandun ako, wala siyang binigay sa akin na gamot na iba, kundi yung langis ng olive oil na may dasal daw yun. Sarap ng kanin niyo. Sarap ng ulam ko. Usit. Tapos, sa tuwing umaga, ganyan yun ang binibigay sa akin, yung isang kutsarang langis ng oil na yun. Tapos, yung parang sa Arabian Red Saiton, no? Tapos, inano niyan yung iniinom, iniinom ko, tapos yung matitira dun sa kutsara. Kasi sa tuwing isusubo ko, parang gadi ko, agaganun na ako. Kasi yun lang talaga, iniinom ko sa mga higit akong ilang buwan ako dun, dalawang buwan na. Mula nung dumating kami doon, 10 months, 10, pang 10 buwan ko doon ako pumunta sa kanya.
hanggang sa pang 11 months na doon, nandun. Yun lang ako, yun lang akong kinakain sulit, o tinapay, o ano, wala. Langis lang talaga. Ngayon, ang matitira sa kutsara, pinapahid niya sa lipo ko, sa mga ganun ko, sa mga pusuhan ko, sa talampakan ko, ganun. Eh, hindi ko naman nakalimutan kasi tanda-tanda ko naman ngayon. Malaki na ako eh, graduate ako ng grade 6. Kaya yung, nung time na yon, yung pang 13 months ko na, kasi, parang pakiramdam ko nung nandun ako sa kanya, parang lagi akong tulog. Kunti lang ang maalala ko. Maririnig ko lang ang sinasabi nila kapag gising ako. Kasi madalas akong tulog. Ngayon, umalang ka nila, narinig ko sinabi na doon sa kapatid kong kasama kong nandun sa Iloilo, yung bantay sa akin. Sabi niya, umuwi ka. Sabi mo sa tatay mo darating, sabi niya si Eli. Ako yun ha. Sa una kong video, sinabi ko na kung sino ako, yung si Rhea ako sa mga kaibigan ko, sa mga katrabaho ko. Eli naman ako sa mga pamilya ko. Sa mga kalugar ko sa Antique. Or maging sa Aklan, ganun talagang tawag sa akin, Eli. Itong kapatid ko, umalis naman. Tapos, nung umalis na yun, may bata lumapit sa akin. Ano siguro yung bata na yun, edad niya ay mga nasa pagitan ng 6 to 7 years old. Ganun siya. Ngayon, dumaan siya sa akin. Sabi niya sa akin, nang samahan mo nga ako, uuwi ako sa amin. Sabi ko, saan ba ang inyo? Andun ang bahay namin sa likod ng bundok. Alam na. Sinamahan ko naman siya. Awak na kamay ko eh. Pag dating namin sa kabilang bundok, ang sabi sa akin, na doon pa. Sabi mo, lipat na naman kami. Ang dami ng bundok na daanan namin, hindi lang 7 bundok ang nadaanan namin. Tapos ang sabi ko sa kanya, so sabi ko, siguro naman alam mo na ang bahay mo kasi nandito na tayo, layo na nung nilakad natin eh. Samahan mo ko, sabi niya sa akin. Sige, sabi ko ganito na lang. Umakad ka, titingnan kita. Sabi ko, dito lang ako, titingnan kita, sabi ko. Hindi ako alis dito, titingnan kita. Sabi ko, sige, umakad ka na lang. Siguro alam mo na yon, sabi ko. Kasi layo na oh, sabi ko ganyan. Binitawan niya ang kamay ko. Pagbitaw niya sa akin, nakita ko siyang naglalakad. Nilingon ko ngayon yung dinaanan ko. Basta nung binitawan niya ako at nakita ko siyang lumakad, nilingon ko yung dinaanan ko kung gaano nakalayo. Kasi ang layo na ng lilakad namin. Nasa isip ko lang, kaya ko pa bang balik? Kaya ko pa bang bumalik sa layo ng dinaanan namin? Saan kami nagdaan ng ganito, ganyan? Hindi ko na alam kung saan ako dumaan. Hanggang sa hanggang sa naka paglingon kong ganyan, yung mga dinaanan namin wala na, iba na, iba ng way. Ang makikita ko doon yung parang 12 inches na path na bakas. Tapos yung daanan na yun, na pag tumingin ka dito sa kanan, ang laki yung ano siya, yung bangin na sa baba, mga bato, kaginaw na tubig. Pero ang lalaki ng bato na pag nahulog ko talaga, surety lang mo, may mapupulot pang buo sa katawan mo. As taas. Andito ka naman sa kabila. Ang panigurado na malitsun ang katawan mo. Dahil dito, puro mga kahon ang tataas. Siyempre, pag nahulog ka, tuhog ka. Naglalakal ako. Sige, ang laki kong ganyan. Ang isip ko, nakakonsentrate sa daan. Nakakonsentrate sa daan kasi once na matalisot ka o madulas ka, patay ka. Hanggang sa nagkalanganin ang lakad ko, kaya dumapa ako ngayon sa daan. Yung gaano lang naman ang 12 inches. Diba? Wala kang mahahawakan sa taas eh. Kasi, direct sister, walang mga puno man lang. Kasi para siyang bangin. Bangin dito eh.
Ang bangin na yan eh. Bangin din dito. Wala ka namang makakapitan kasi parang ano siya, parang parang tawarin. Basta lumulutan yung daan na yun eh. Hindi, parang angat, angat sa level ng lupa ba? Ay, hanggang sa pag nadulas ako na yun, hindi napagapang ako ngayon. Alam mo yun, yung para kang yung isa mong paa at isa mong kamay nakalaglag, tapos yung sa kabila rin ganun din. Yung tapos dibdib mo lang ang nakadikit sa yung katulad ng kinuwento ko sa nung naka nung nagtago ako kay tatay na umakyat ako sa bubong tapos ganun ganun. Pero hindi ako nagstay doon. Umuusad ako ng ganyan, halaga nang umuusad talaga. Tapos nung pag mga ilang usad lang eh, pag taas ko ng ulo ko, ang bahay na pinanggalingan ko andyan lang, lapit na. Kitang-kita ko na. Pero sandali lang akong nakabalik. Ha? Parang ilang usad lang ako, nakayoko ako nakaganyan eh. Kasi ayaw kong tingnan yung baba. Ang kalbilahan, ayaw kong tingnan, kaya nakadretso akong ganyan. Pag angat ng ulo ko, nakita ko yung bahay na pinagalingan ko, andyan lang. Lapit na. Yun. Pagdating ko doon, sa pintana ko dumaan, kasi yung ang way ko dito sa may bintana eh, ang ano kasi, ang pintuan kasi doon nakaharap sa kalsada, dito ako sa likod. Yun. Kaya sa bintana ako sumampa, umakit ako sa bintana. Pagdating ko doon, nakita ko yung lolo ko. Ay, lolo pa! Sorry po. Yung Tio Tuning, may kasamang doktor. Kasi doktor, kaputi eh. Yun ang huga, pinupunasan yung katawan ko. Kasi pa ako. Ang katawan ko, pinupunasan. Habi ko, Joy, hindi ko ako. Tutunin. Andyan silang lahat, pati si Jasmine, si Itiang Waning. Nandyan silang lahat, nasa harapan ko. Nga, pinupunasan nila ako. Nandyan din yung doktor, may sinasabi na hindi ko na maintindihan, hindi ko maririnig. Palo ko ng palo ko, Joy, nandito ko, Joy, walang nakakarinig sa akin. Kahit anong sigo ko, Chong, walang nakarinig sa akin. Kaya sa pagpalo ko sa kanila ngayon, Chong, natapik ko yung dulo ng paa ko. Yung paglapat ng kamay ko doon sa dulo ng paa ko, para akong nagising. Parang nanaginip nga ako eh, nga sa panaginip ko. Pero sa panaginip ko, napansin ko na natapik ko yung paa ko. Tapos nagising ako, nabilat yung mata ko. Tapos nanghingi ako ng tubig kasi uhaw na uhaw ako sa haba ng nilakad ko. Uhaw talaga ako. Tapos sabi na ako, Tapos sabi sa akin, yung binigyan ako ng tubig, isang kutsara lang. Eh, parang kulang na kulang eh. Pero isang kutsara lang talaga binigay sa akin. Ang sabi sa akin, huwag ka mabigla mag-inom kasi sobra kang pagod, baka mamaya maano daw ako, masamid. Ganun, kaya isang kutsara lang talaga binigay niya sa akin. Tapos tinanong ko, bakit na ando, may doktor, andiyan ang lahat, asan ka ako yung kapatid ko? Sabi niya, yung pinauwi daw niya yung kapatid ko para sabihin daw kay tatay na darating ako. Hindi niya sinabi kung ano, basta darating ako. Ganyan. Tapos umiling sa akin ang doktor. Kasi sabi niya, kulang-kulang na 24 oras na wala ka ng pulso. Yun ang sabi sa akin. So, madaling salita, namatay ba ako? Eh, buhay na buhay ako eh. Sa panahon ko talaga, buhay na buhay ako eh. Nakalakad pa nga kami ng bata eh. Parating pa ako dun, ang layo pa ng nilakad namin eh. Yun ang inanaw ko, sabi ko. Sabi niya, kasi nawalan ka na ng pulso, kulang-kulang 24 oras. Siguro kung hindi ako nakabalik ng 24 hours, baka tuloy na ako na bangungot. Ano yung bangungot? Kung anong tawag dun? Pero naka-ano talaga ako. Ang pinagtatakahan ko lang, hindi ako makabangon dahil sa sakit ko na yun. Sa sobrang payat ko na kasi wala na talagang laman. Yung mga katawan ko wala ng laman. Buto na binalot ng balat. Ganun lang talaga ang ano. Wala kang makakapang balat na laman talaga. Pinagtatakahan ko lang, pero nakabangon ako. Nung time na yun, bumangon ako. Umupo ako sa sarili ko. Siyempre, nagtukod-tukod lang ako. Pero nakaupo ako. Yun ang pinagtatakhan ko talaga. Nang sabi sa akin, kasi namatay ka na eh, sabi niya rin, kulang-kulang 24 hours. Pagbangon, pag upo ko ng ganyan, may nakapa ako dito sa likod ko na
parang may basa yung nararamdaman dito sa likod ko talaga, hindi dito sa puwet ko ha, dito sa may spinal cord natin, doon ko nakapala, parang may langis. Ngayon ganun, parang malangis-langis, siguro ako yung iniinom kong ano, iniinom kong mantika, ay mantika, olive oil na yun, baka ako dito rin lumadaan. Kasi nakapako at ganyan. Langis talaga eh. Ngayon, yung ginawa ngayon ng aking ano, yung ginawa kayo ng nito ni, binalot ng lampin yung katawan, yung bewang ko. Sige na, sabi niya, kaya mo ba, uwi na tayo sa antike? Sabi ko, oo. sige, sabi niya. Binihisan nila ako kasi hindi ko pa talaga kaya. Pagdating ko sa amin, ang daming tao sa amin. Kaya pala inaantay na nila yung kabaong ko. Ang kabaong ko, yung katawan ko. Nire-ready na rin yung kabaong ko. May nagmamatilyo, may naglalagari, at mayroon na rin ang dahon ng nyug ba nila. Wala, paala kong tawag. May nakasalang sa nyug. Ang dahon. Inaantay ako talaga yung bangkay ko. Kaya piniprepare na nila yung kabaong ko. Nung mapansin nila naglalakad ako, baba ko, bumaba ko sa sasakyan. Parang Starlight pa noon yun. O dito express na bus yung sasakyan ko. Pagbaba ko, nakatukod ako. Palibasa, mapayat na payat ako. Yung dalawang tuhod ko, nakatukod yan. Nakadikit yung tuhod ko sa isang tuhod ko. Tapos ang lakad ko, parang penguin, ganun. Yung paa ko magkalayo, pero yung tuhod ko magkadikit hanggang taas. Ganun. Hindi ko nga, ano talaga yun, itinignan ko yung salamin ng tsura ko, pati ako natatakot sa tsura ko. Pahit ko talaga na, parang ano talaga yung kalansay, kalansay talaga ang tsura ko. Tapos tungtuwa si tatay, lahat ng tao expected na mabuhay ako, napatay na ako, kasi yun ang bilin eh. Yun ang utos sa kapatid ko na kasama ko na andon sa Iloilo. Ang darating yung katawan ko, bangkay. Kaya nagre-ready na sila sa amin, sa antique. Naayos na yung lahat-lahat ng yung kailangan na maburol ako ng 24 hours lang naman ang burol kasi wala namang balsamo ng araw eh. Ngayon, nung ano na yun, yung time na yun, na ganun ang ginawa, nakita ko yung likod ko na dalawa siya eh, dalawa. Yung pusod ko sa harapan at yung nasa likuran, magkadugtong yan. Na kung tuhugin mo ang yung pusod sa harapan, tatapusin sa pusod sa likod. Ganun kadiretso. Tapos yung isa sa baba. Ngayon, weird na. Gusto ko sana ipakita ni Hiya ko. Ipapakita ko yan sa pinakahuli, sa pinaka-part ng video ko, yung sa last part na yung talagang tapos na yung buhay ko, doon ko ipapakita yung sinasabi ko sa inyo na tatlong puso. No? Pero doon na sa last ko ng video yung talaga, sa last ko nang i-upload sila, mahaba kasi yung una kong ano yun, mahigit isang oras, yung part 1 kong mahigit isang oras. Ngayon, gagawin ko na lang yung 30 minutes na lang ano, para hindi ganun mahaba. Pero parang summarize ko na lang. Kung mayroon man akong mga ano, i-edit ko lang yan. Ano po? Ngayon, nung umuwi ako, yung gano'n na yun. Kasi naalala ko, yung sinabi ng manggagamot kay tatay na kung ano daw ang desisyon niya, kung mamatay ako, na dalhin ko ang lahat ng malas sa pamilya, or mabubuhay ako na magdadala ng problema. Take note, mga kapatid. Yung salitang yun, ang bigat, isipin. Kung mamatay ako, dala ko ang lahat ng malas sa pamilya. Di ba? So, kung mamatay ako, maaaring sasagana or aangat naman ang buhay ng pamilya ko kasi kami talaga tatlong kahig isang tuka noong araw. Hanggang nasinanla na nga yung bangka na pangislaan ng tatay ko dahil lang sa akin. Pagpapagamot sa akin. Or, mabubuhay ako na magdadala ako ng problema sa pamilya. Isipin nyo guys, kung ano ang isasagot ng tatay ko. Ang sagot ng tatay ko, kung maghihirap kami, sabay-sabay man kami.
wag lang na mawala ang anak ko. O, diba? Sarap, diba? Wag lang mawala ang anak ko kahit sabay-sabay kaming maghihirap. Kanya-kanya din naman yan, sabi niya, pag lumaki sila. Kanya-kanyang hanap ng paraan para sila umunlad. Pero sa ganitong pagkakataon, yun ang sinasabi ng tatay ko. At yun nga, nabuhay ako. Kung ano ang problemang dala ko sa aking paggaling sa 13 months kong pagkakasakit. Okay guys, malalaman ninyo yun. Hanggang dito lang muna. Huwag niyo pong kalimutan guys ng unang number one. Paki-subscribe lang po. Subscribe. Likes and comments. Bye. God bless us all.